Hello mga sunshine! Welcome back sa aking channel. And for today's video po, ang ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano gumawa ng personalized subscribe button animation na katulad nito. Yan! Pero kung kayo ay KineMaster or KineMaster user, meron na po akong tutorial niyan sa paggawa ng personalized subscribe button animation. Ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box if ever na hindi nyo pa po napanood. Okay, so before tayo mag-start, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo at isama nyo na rin po ang bell button para lagi kong updated sa mga video na ina-upload ko na katulad nito. Marami pa po ako guys ng mga tutorial just in case na hindi nyo pa po napapanood. So silipin nyo lang po yung mga videos ko. Baka may mga gusto pa po kayo matutunan sa mga tutorial ko. So check nyo na lang po sa aking mga videos. Okay, so mag-start na po tayo. Mga kailangan natin sa paggawa ng personalized subscribe button animation, green background, white background, yung picture ng ating YouTube profile, at ang green screen subscribe button animation. At ang video editor na gagamitin natin ay CapCut. Free lang po ito for Android and iOS. At kung tatanungin nyo naman ako kung saan ba makukuha ang green at white background, so punta po kayo sa PixArt. Then, pagka-open yung PixArt, punta kayo sa plus sign. Click nyo yung plus sign at scroll down nyo lang. Punta kayo sa my color background. Tapos, hanapin nyo yung color picker. Diyan. Pero meron naman ditong green na color. So, kung okay na sa yung ganyan yung green, pwede nyo rin po yung gamitin. So, ako gusto ko yung medyo mas matingkad. So, ihawakan nyo lang po dito, yan, sa green color at dito naman sa gitna, dyan nyo i-adjust or ititimplahin yung green na color na gusto ninyo. So, kapag okay na, punta naman po kayo sa tools para ika-crop po natin tong green na background. So, punta kayo sa crop at ang size na gagamitin natin ay 16 by 9 kasi yan po yung size para sa YouTube video. Okay? And then, isave na po natin. Ayan, nakasave na po yan. Ngayon, i-back po natin. Click nyo yung back. Then, balik kayo rito sa my color background at white naman ang piliin natin. Ayan, again, punta po kayo sa tools. Crop. At 16 by 9 po ang size na ika-crop natin. So, yan. And then, check. And then, save na natin. Okay. So, nakasave na po yan. At kung tatanungin nyo naman ako, saan naman makakuha ng green screen subscribe button? Paki-check na lang po sa aking description box. Ilalagay ko yung link kung saan nyo pwedeng makuha or ma-download. Okay, let's begin. Okay, so punta na po kayo sa CapCut. Pindutin nyo na po yung CapCut. And bago tayo pumunta sa new project, punta muna kayo rito sa settings ni CapCut. Itong binilugan ko. Yan. Okay, pindutin nyo po yan. At i-off muna natin yung add default ending. So, ito po yung watermark ni CapCut, yung palaging lumilitaw sa end ng video. So, kapag diniscard mo yan, wala nang lalabas na CapCut na watermark. Next, punta na po kayo sa new project. Click nyo na yung new project. At kung mapapansin nyo, magkahiwalay po yung videos at photos. So, dito sa photos, nandito yung mga sinave ninyong pictures. At dito naman ay video. So, punta po tayo sa photos at kuhain na natin ang sinave natin background from PixArt. So, unahin na natin yung green background. So, click nyo yung green and then add. Okay, ayan. Kung mapapansin nyo, wala na yung watermark sa dulo. So, yun ang kagandahan dito kay CapCut. Hindi nyo kailangan magbayad para mawala ang watermark. Okay, so, itap nyo na po yung background natin at i-adjust nyo hanggang dun sa may tuldok. Ayan ha, diba 10 seconds, tas yung tuldok dun, itapat nyo dun. Ayan yung pinaka
palatandaan nyo. Okay? So, dyan nyo ihinto yung green background. Okay, balik kayo sa umpisa. And then, punta na po kayo sa overlay. Click nyo po yung overlay. And then, add overlay. And then, kuhain na natin si white background. So, gamitin nyo yung dalawang finger nyo para ma-resize nyo yung white background. So, ganyan. No? Yung pinapakita ko sa inyo. Ayan, ganyan. Okay. So, after nyan, punta po kayo sa mask. Ayan. Click nyo yung mask at piliin nyo tong film strip. Tapos, pwede nyo po ito i-resize kung gusto nyo mas makitid dito or kung gusto nyo palaparan yung white background nyo. Gamit lang yung dalawang finger ninyo kung paano kayo mag-zoom in, zoom out sa cellphone nyo, yun po yung gagamitin nyo. So, ganyan. Pwede nyo po siyang liitan, pwede nyo laparan. So, ganito po. Papakita ko sa inyo kung paano gawin para mas maintindihan nyo. Ayan. So, ganyan po ang gagawin nyo. Yung dalawang finger nyo, i-hold nyo dun sa screen. So, ganyan. Kayo sa size, i-check nyo na. And then, pagka-check ninyo, pwede nyo pa po ulit yan i-resize kung gaano kalaki, kaliit. Ayan, pwede po. Ganun lang po ulit ang gagamitin nyo, yung dalawang finger ninyo. Okay, next naman, i-tap nyo yung white background at i-adjust nyo hanggang dun sa may sa tuldok sa may tabi ng 8 seconds. So, hanggang dyan yung inyong white background. Yan yung palatandaan na binigay ko sa inyo. Okay, so i-back na po natin. Pindutin nyo yung back. And then, punta muna kayo sa animation kasi lalagyan natin ng in animation muna yung ating white background. So, click nyo yung in. And then, dito, piliin nyo is slide up. Hanapin nyo yung slide up. Ayun. So, ito po yung slide up. Click nyo po yan. Slide up. Ayan. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong in-animation. Pero, mas okay yung slide up. So, now, i-play nyo na. Okay. So, stop. Pagka akyat nung white background, i-back nyo na. Back. And then, punta ulit kayo sa add overlay. Next, kuhain nyo na yung inyong profile picture ng YouTube ninyo. And then, add. So, ayan. Ngayon, i-adjust muna natin to hanggang dun sa may white background. So, ipantay nyo siya sa white background. Next, hanapin nyo yung mask para makat ng pa-circle yung ating profile picture. So, piliin nyo yung circle. And then, pwede nyo i-adjust gamit yung daliri nyo. Ayan, pinapakita ko sa inyo kung paano nyo i-adjust using your finger. And then, check. Click check. Ayan. And then, pwede nyo siyang liitan ng ganyan pagka-check nyo. Gamit ang inyong two finger. Ayan. So, ganyan ng paggamit. Okay. And then, i-press nyo na sa gilid yung inyong picture. Ayan. Sunod, lagyan muna natin siya ng in animation. So, i-tap nyo ulit yung profile picture. Lalagyan natin siya ng in animation. Punta kayo sa animation. Click nyo yung animation and then in. Tapos, ito gagamitin natin yung fade in. So, click nyo yung fade in and then check. So, i-play natin. So, pag-angat ng picture nyo, ayan, i-back nyo muna. Click nyo yung back, back. Ito yung back, yan. Click nyo, i-back nyo pa. And then, i-play natin ulit. Then, pause. Ayan, then back. Then, punta kayo sa text. Add text. At ilagay nyo na po yung name ng channel ninyo. Ayan. So, for example, ito yung sa akin, Jube Style. So, may mga font pa dyan na pagpipilian. So, bahala kayo kung anong gusto nyong font. So, ito yung sa akin. And then, i-adjust ko yung text hanggang dun sa same ng white background and ng profile picture. So, ayan. Yung sa tabi ng 8 seconds yung may tuldok. And then, lagyan natin siya ng in animation. Punta kayo sa style and then animation. Click nyo yung animation at piliin nyo yung type 1. Ayan, yung type 1. Yan. Click nyo yan. Then check. So, ganito mangyayari. And then, stop. So, pagkalabas ng pangalan nyo, ihinto nyo na and then i-back ninyo. Punta na ulit kayo sa overlay, add overlay at ilagay nyo na po yung green screen subscribe button animation. Ayan. Using your finger, pwede nyo po yan i-resize. So, pagkalagay nyo yan, i-adjust lang muna natin dito sa tabi. Ayan. Gamit lang din ulit yung two finger nyo. Ngayon, punta kayo sa chroma key. Hanapin nyo yung chroma key.
And then itapat nyo sa background ng green screen subscribe button. Tapos pindutin nyo yung intensity, i-100 nyo, pati yung shadow, i-adjust nyo ng 100 and then check. So ayan, so ito na po ang kalalabasan. Pwede nyo po yan i-trim hanggang dun sa kapares ng green natin na background. So i-play natin. Okay, so adjust pa natin ng konti kasi hindi siya sabay sa pag-exit. So adjust natin ng konti itong subscribe button. Ayan, play natin ulit. Dapat kasi sabay yan mag-exit. Yun, ganon. So banda dun siya sa may lagpas ng konti ng 2 seconds. So ayan, ulitin natin. So, ito yung magiging palatandaan nyo. Ayan. So, ito. Lalagyan ko ng palatandaan kung saan nyo ipapasok yung subscribe button animation. Ayan. Yung maida-download nyong subscribe button animation, may kasama ng sounds effect yon. Ayan, okay na guys. Tapos na, nakagawa na tayo ng subscribe button animation. So, ito na siya. Ayan, so after nyan, kung paano naman i-save, ayun po, pindutin nyo yung arrow doon and then mag-exporting na. So, ganyan lang po gumawa ng subscribe button animation using CapCut. That's it mga ka-sunshine, ganyan lang gumawa ng personalized subscribe button animation gamit ang CapCut. I hope na nasundan ninyo at madali nyong naintindihan ang pagtuturo ko. Kung oo, bayan nyo ako ng like and syempre don't forget to subscribe to my channel if you haven't. Once again, thank you so much for watching and magkita-kita tayong muli sa susunod na video ko. Lagi po tayo mag-iingat and God bless. Bye!